let it go, let it go. Эй, Hugh Hefner, yeah, yeah, Hugh Hefner, yeah, yeah. Бля, у меня голос охрип. No. Sorry guys, мали на интро. Магкатабе kasi yung видео. So si streamer, наклик ко на наман. Посенчо наман, тао лам. So yun guys, ako nga пала си MacDadBird23. At syempре, welcome kayo sa aking YouTube channel. Нако guys, ito. Putok на putok yung balita на isang BBM vlogger дао ang нахули sa bypass operation. Нако. Lintik na yan. Ito guys, panoorin natin. Sa police reports, vlogger at dalawa pa niyang kasabwat arestado sa bypass sa Laguna habang sa Pateros arestado ang top 2 most wanted ng dahil sa pangungulimbat. Magbabalita si Justin Ponsala. Sa loob mismo ng sarili niyang bahay na dakip ang babaeng ito na top 2 most wanted daw ng Pateros Municipal Police Station. May kasong qualified theft si Lyorin Baluyot matapos pagnakawan ang may-ari ng isang condominium building sa Pateros. Ayon sa mga otoridad, si Baluyot ang inuutos ang mangolekta ng upa ng mga tenant pero hindi nakakarating ang pera sa may-ari. Sa halip, ito po ay dinideposito niya sa kanya pong sariling account. Pati po yung mga taxes sa BIR na kung saan dapat niya pong ibayad, pati po yun ay hindi niya po ibinayad sa BIR. Umabot daw sa kalahating milyong piso ang natangay nitong si Baluyot. Kaya agad nagsampa ng reklamo ang may-ari at mga tenant ng condominium. Pero nang ilabas ang warrant of arrest noong Mayo, nagtatago na ang akusado. Tatlong buwan din siyang hinanting ng mga otoridad hanggang sa may nakapagtimbre sa kanyang pinaroroonan. Napag-alaman po natin base po sa ating informant na ito pong suspect ay matatagpuan po dito po sa bayan ng Las Piñas. Doon po siya nakatira. Oho, doon po sa kanyang kinakasama po. Nakakulong na sa Pateros Municipal Police Station si Baluyot, ngunit umanggi siyang magkomento tungkol sa kasong nakasampa laban sa kanya. Kinumpirma naman ng San Pablo Laguna PNP na naaresto sa bypass operation noong September 10 ang vlogger na kilala bilang si Jem Bayot at dalawa pang sospek na sila Jilin Benisa at Chris Mark Alimagno. 3.7 million na halaga ng marijuana ang nasabat sa kanila sa Barangay San Isidro, San Pablo City, Laguna. Nasa kusidiya na ng San Pablo City Police Station ang tatlong sospek. Para sa 1PH, Justine Punsalang, News 5. So yan guys, narinig nyo naman. Ang nakalagay naman talaga is vlogger, di ba? So vlogger. So nung tinanong ko yung Jem Bayot, kasi hindi ko talaga nakikita yung Jem Bayot na yan sa mga BBM vlogger. Eh syempre, ayoko naman na bigla na lang natin sabihin na BBM vlogger, nahuli sa bypass. So syempre, kailangan na tingnan natin. So kahit pa paano, i-review natin kung sino ba talaga yan. So ito guys yung nakita ko. Ayan. Tayo, real talk lang tayo rito, syempre. Ayan, guys. So, sinabi kasi sa balita, di ba? Lahat sa YouTube, makikita mo, sinasabing BBM vlogger. Ako, wala akong pakialam din sa tao na to. Kasi kung ito yung nagbebenta ng droga, dapat dito mabulok sa kulungan. Di ba? Pero kasi sinasabi, BBM vlogger. So, tingnan natin kung totoong BBM vlogger. Ayan. So, yan yung kanyang Facebook page. Diba? Nakalagay dyan Jem Bayot Fanatic. So ito, May 13, nag-post siya. Meron siyang BBM Sara ng mga damit, sombrero, face mask. So tingnan pa natin yung kanyang ibang mga, yan, dito natin yan. Yung ibang mga post, meron siya dito yung video na siguro umaten siya nung May 9 at hindi naman siya nagsasalta, kinukunan niya lang yan. And then dito, ayan, may mga picture siya na siguro invited siya dyan as artist kasi nga kasama niya si China Roses, di ba? So, yan lang yung mga BBM dun sa kanya. So, tingin ko dito, ito ay isang ano, ito yung isa talagang artist. Isa to siguro stand-up comedian kasi kung makikita mo yung mga vlogs niya, halimbawa dito sa video niya, pakita natin guys ha. Para pair lang naman tayo. Ayan. Ito yung mga vlogs nyo.
So sa mga vlogs niya, wala namang nakalagay na BBM ganon, BBM ganyan. Wala naman yun. Halos parang puro good vibes to eh. Puro comedy eh. Tingin ko, stand-up comedian to. Kasi meron siya mga gig. Nakita ko rin sa kanyang Facebook na meron siyang mga gig. Yeah. So ito si Jem Bayot. So tingin ko, real talk lang, eh hindi naman to BBM vlogger. Maaari BBM supporter. Kasi base dun sa post niya, base dun sa video na nakita ko, is tingin ko sumusuporta lang to kaya Pangulong Marcos Jr. Pero ito hindi BBM vlogger. Sa pananaw ko lang guys, ha? Siyempre, ayoko naman na biglang humusga na lang na hindi ko man lang tinitingnan, di ba? Ayoko naman, basta sunod lang na sunod sa trending. Sinabi lang BBM vlogger, baputa, banata na, BBM yan, ganyan. Ito, malinaw na malinaw. Sa YouTube niya, wala nakalagay na BBM na kahit anong upload. At dito, siyempre, sa kanyang Facebook page na Gem Biot Fanatics, is wala din naman nakalagay na ganito si BBM, ganyan si BBM. Wala naman, talagang sumusuporta lang siya kay BBM. Yan, makikita natin sa mga post niya. Ayan, nakalagay nga dito artist, no? So, tingin ko mga nag-host to sa mga event. Hindi siya BBM vlogger. Pero ganun pa man, at kahit ano pa mangyari, nahuli siya sa drug by bus, nako dapat dyan eh, yan yung mga dapat hindi na makalaya. Kasi di ba alam naman natin na marami na puperwisyo ang droga sa Pilipinas. Nako, puta, sa dami ng nawawala, sa dami ng kaguluhan na nangyayari ngayon, ngayong panahon na to, sa panahon ng termino ni Pangulong Marcos Jr., napakadami, di ba? May upload tayo dyan mamaya tungkol dyan sa mga kaguluhan na nangyayari na yun. Pero linawin lang natin na itong Gem Bayot na to, nakasisigurado ako na ito'y artist, ito'y entertainer, ito ay stand-up comedy o nag-host sa mga event. Hindi BBM vlogger. Sumusuporta kay BBM. Kasi halimbawa, tulad ko, ako, ewan ko sa inyo, ha? Ako talagang matatawag ko sarili ko na vlogger ako ni Mayor Isko. Sumusuporta ako kay Mayor Isko. Pero nagbablog ako tungkol kay Mayor Isko kasi hindi naman sa kung ano man, nakita niyo naman, pagdating kay Mayor Isko, di ba? Halos lahat ng magandang ginawa ni Mayor Isko na i-vlog na natin. Kasi walang ginawang pangit. Iyan ang mayor ko, di ba? Supportan tunay yan kay Mayor Isko. So talagang masasabi ko na ako ay isa sa mga Isko vlogger. Di ba? Ito kay Gem Bayot kasi as in wala. Wala sa YouTube na kahit anong patungkol kay BBM. So sa Facebook page lang siya, nagsasabi na mahal niya si BBM, inaapiro si BBM, ayaan natin, kanya-kanyang paniniwala yan. So nilinaw ko lang na, kasi yung mga content ngayon eh, puro na lang BBM vlogger, di ba? Puro BBM vlogger. Kawawa naman yung mga BBM vlogger na nadadamay. Na syempre, pag sinabi yung BBM vlogger, baka mahirap naman yun. Syempre, ibang tao, bah, tangin na mga BBM vlogger to, baka ano to, di ba? Mahirap. So yeah, malinaw guys. Para sa akin, hindi siya BBM vlogger, pero BBM supporter yan. Na isang vlogger at isang artist. Yun siguro yung pinakatamang tawag dyan. So yun lang guys. At pakisuportan yung next upload ko. After 30 minutes, meron tayong upload. Yun lang guys. Mwawa, chup-chup. Babush!